Hello guys, sana okay kayo at ako ang buti naman. Sa video natin ngayon guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano posible na makapag-start ka ng iyong HRT or transition or medical transition sa kahit na ang sahod mo ay 3,500 lang. Sasabihin ko yung totoo at actual na sahod ko guys para sa purpose na yan. Hello ulit at welcome sa isang panibagong video kung saan naghahatid naman ako ng mga video tungkol sa HRT or sa pagiging transgender man dito sa Pilipinas. So that means ipinanganak ako na babae or female sa PSA tapos nagka-transition ako papuntang male o yung tinatawag na female to male or FTM. So ibinabahagi ko yung mga experiences ko para ma-share o para magsilbing gabay para sa mga gusto rin na magawa ito. So sa video natin ngayon guys, yun i-share ko lang sa inyo na yung pinakaunang sahod ko, hindi naman ito yung pinakaunang sahod ko, hindi naman ito yung pinakaunang trabaho ko. Pangatlong trabaho ko na to, dalawang unang trabaho ko, production operator, tapos ngayon QC inspector, pero sa manufacturing company pa rin. So ito guys, ito yung aking payslip ngayong sahod ko ngayon. Gumawa ko ng breakdown ng aking sahod at kung saan sila mapupunta, kung paano yung budget ko, at ipapakita ko, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano posible yung paano makakapag-HRT if ever man ito lang yung sahod mo. Ito, simulan na natin. So guys, let's say wala akong papadalhan, wala akong ibang paggagastusan kundi tawag ito, personal necessities ko lang, yung mga kailangan na kailangan lang talaga. So ito yon. So kinompute ko, sabihin na natin 12 days yung pamasahe, 20 pesos kada araw since malapit lang naman ako. So 12 days, 240. Tapos yung pagkain ko naman, inestimate ko na 100 pesos kada araw kasama na almusal, tanghal at hapunan, 100 pesos. So 100 pesos times 12 is 12. Tapos isama natin yung mga sa hygiene. Shampoo, toothpaste nasa 60 pesos. Sabon 30 pesos at yun, dahil nga sa video na to, meron nagpadala at hindi ko na kailangan isali yan. Tapos tawag dito, inumin, mineral. So, ang total niyang dalawa na yan na lang ay 95 pesos. Tapos face shield at saka mask. Face shield 100. Mask 30 pesos, sabi na natin makakatatlo ako sa buong 12 days na yon. So ang total is 190, pero dahil kinsenas lang 80 pesos. Bahay, kuryente at internet. 25 yung bahay, renta, 300 kuryente, 400 internet sa buong buwan na yan. So meron tayo ditong 32, at since dalawa kami ni May na naghahati dito, ihahatiin na natin yan. Magiging 1-6 na lang. At dahil buong buwan yon, hati na naman natin sa dalawa dahil kinsenas lang naman ng compute is 800 na lang. So ang pagkain is 1-2, pamasahe 240, toiletries 95, bahay 800, COVID protocol, yung face mask and face shield is 80 pesos. Ang grand total is 2,415. So, ang sahod ko ay 4,000. Pero dahil mayroon ng Kaltas, SSS Pag-ibig, PhilHealth, naging 3,498. O, 3,500. Sabihin natin 3,500. So, kaso nalito ako, nung huling compute ko, nasali ko pa rin yung kinaltas, 4,000. So, sabihin natin 4,000 yung sinahod ko. So, 4,000 minus 2,415, magiging 1,585 na lang. So, meron akong 1,585 na sabihin na nating savings sa sahod na ito. So, meron akong 1,585. So, for example, ang tiko for estimate lang to guys. So, 400 pesos sa testosterone ko. Kano nang natira is 985. So, ibig sabihin, sa sahod ko ngayong kinsenas, meron akong 985 na savings. So, ibig sabihin, sa 4,000 na sahod, meron akong savings na 1,285. Kung magsisimula pa lang ako ng HRT, meron akong dalawang pwedeng pagpilian na gawin. So, ang option number one ko, guys, is una, magpapakonsult ako. So, ang gagastusin ko sa consultation, sabihin natin 500. Tapos, next sahod ko,
magpapalabs ako, halimbawa, kung kaya na. So, sabihin na natin 1,285 yung kada quincena. So, dalawang sahod, meron na akong 2,400, di ba? So, sa 2,400 na yon, in case magkasya man yung aking, tawag dito, kung magkasya man siya sa laboratory, ibig sabihin, pwede na akong magpa-lab test at pwede ko na ma-send yung results. Ay, pwede ko na ma-send sa doktor ko para mabasa niya yung results para masabihan niya ako kung pwede na ba ako mag-hormones or kung ano ba yung makikita niya na, ano ba yung findings, pwede ba or kailangan ba may pababain or bawal ba. So, yun, mahalaga yun. So, ang pangatlo naman, kung okay ulit, magpapakonsult ulit ako, so another 500 pesos. Kung kinulang yung pera ko nung nakaraan, so next sahod ko na lang next sahod na lang to mangyayari. So yun, so after next sahod, so if ever okay lahat ng labs, so meron na akong pambili ng testosterone. So kung di pa rin kasha, iudlot ko na naman, magiging next sahod na naman siya hanggang sa mabuo ko yung pambili ng testosterone. So guys, kung wala pa kayong ideya kung magkano yung T, so itong video na to, meron akong binanggit na dalawa o tatlong testosterone na madalas gamitin ng mga transgender men dito sa Pilipinas. So, panoorin nyo yun. At yung tips na rin kung paano kayo bumili ng testosterone. If ever, okay na ang lahat. So, nakapagpa-consult na ako. Sabihin natin, okay, pwede ako mag-T. Nakabili na ako ng T. So, pwede na ako mag-start ng HRT. So, pumapatak na ilang sahod lang yun. At hindi mo kailangan maging, hindi mo kailangan na malaking pera. So, yun yung isang option ko. Ito. Doon sa option na yun, hindi pa rin titigil yung pag-ipon ko kasi meron pang follow-up, consultation o yung... Kasi minomonitor tayo ng doktor natin, guys. Hindi lang siya once. So, kapag ka nag-hormones ka, kailangan may magmamonitor sa'yo para malaman mo kung tama ba yung dosage mo o dapat ba i-adjust o ano ba yung epekto sa'yo o ano ba yung mga nagiging side effects, which is in this video na naman, na ilalagay ko sa description. Malalaman mo kung ano ba yung masamang side effects sa'yo at para magawa ng paraan if ever man meron kang negative side effects. So yun, sa option 1 pa rin, ipon lang ng ipon, hindi mo mawala dapat yung savings mo kasi nga dahil nga meron mga future consultation pa at future laboratories pa. And yun nga, para sa side effects, para if ever man kailangan mo ng pera, meron kang mahuhugot. So, yun yung option number 1. So, option number 2, pwede ko siyang biglain, pero kailangan ko muna mag-ipon. So, ganito yung gagawin ko. Una, mag-ipon ako ng siguro, sabi na nating 5 months. So, originally, ang sinabi ko na ang pwede kong isave is 1,285. So, ang isa-save ko within 5 months is nasa 10,000 plus. So, sa tingin ko naman, para sa mag-i-start pa lang yung 10,000 plus, sa tingin ko lang, guys, ha, kung wala naman kayong... tawag dito, kung wala kayong medical issue o yung sabihin natin yung mga sakit na namamana o yung existing na sakit o medical condition na hindi normal, yung 10,000 ay sapat na. Pero lagi ko sinasabi na depende, case to case basis. So sabihin na natin, after 5 months dun na magpapaset na ako ng consultation hanggang sa maka-attend ako ng consultation. At tapos, meron na rin akong pang labs. So, if ever man kinulang pa rin yung 10,000, ganun pa rin yung gagawin ko, katulad sa option 1. Iudlot ko lang para makapag-ipon muna ulit at makapagpa-labs. So, yun hanggang sa ma-approve, makakabili ng testosterone, tapos hanggang sa pwede na mag-start. So, again, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iipon ko para if ever may side effects man, at saka meron akong pang tustos para sa mga future laboratories, at saka consultation kasi kailangan yun from time to time. Lalo na kapag nag-i-start ka lang at hinahanap pa o inaalam pa ng doktor mo yung tamang dosage para sa'yo kasi huwag kakaiba tayo ng dosage. Hindi porque sa ibang tao or sa ibang nagta-transition is ganitong dosage or ganitong cycle o yung gaano kadalas ay ganoon na rin para sa iyo kasi magkaiba kayo ng katawan. Kasi kung i-explain ko dito guys sa haba ng video, basta may kanya-kanya tayong dosage at wag na wag tayong gagaya ng dosage ng iba kasi delikado 'yun. So, 'yun guys. So, hindi mo kailangan maging mayaman para matupad yung pangarap mo makapag-HRT. Masaya ako na nai-inspire kayo sa story ko kaya gusto ko talagang patunayan sa inyo na kaya niyo gawin kung talagang gugustuhin niyo lang.
So guys, please hit the like button. Malaking tulong yan sa akin at para makatulong sa channel na to, para mas marami pa tayong ma-reach, maturuan para sa safety, medical transition. At sya nga pala guys, may bagong feature ang channel natin kung saan pwede ka maging member. At yun, ma-access mo yung mga content ko o mga bagay na para sa members lang, tulad ng shoutouts, private videos, o yung mga pwede kayong mag-request ng video sa akin, tapos kayong mga members lang yung makakakita. Sa murang halaga na 99 pesos kada buwan, meron ka ng pagpipilian na benefits o yung tinatawag nilang perks. At yun. So kung magiging member kayo guys, malaking tulong yan sa channel natin kasi yan ang gagamitin ko para sa pang-giveaway. Guys, malaking tulong kung magiging member kayo. Masaya ako guys kahit na hindi kayo maging member kasi yung maging safe lang kayo, malaking bagay na sa akin yun kasi yun talaga yung purpose ko. So yun, sana panoorin nyo pa yung mga video natin. At yung ads, pasensya na kung may ads guys kasi wala talaga akong balak noon magkaroon ng ads. Pero ngayon, nilalagyan ko na kasi naisip ko, kung gusto ko talagang magkaroon ng yung pangarap kong monthly giveaway, kailangan meron tayong ads, tsaka meron tayong memberships dito sa channel na to. Hindi naman kayo kailangan magpa-member guys. So yung simpleng panonood nyo lang ng advertisements o yung mga patalastas, malaking bagay yan. Just like this video, subscribe kung hindi pa kasi magre-release ako ng video once or twice a week tungkol sa HRT or kung ano yung mga ina-request nyo sa akin. At ako ulit si Kuya Ro, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye!